So, ayun na guys. Tungo pa pala sa aking mga iba-vlog ngayon guys is yung mga memorabilia ko nung dalaga pa ako, yung mga binigay sa akin ng asawa ko na tinatago ko siya. Kasi ako kasi guys, once na importante sa akin yung tao at saka yung mga bagay na binibigay niya sa akin is tinatago ko talaga. At yung mga, for example, ito binigay niya sa akin. Ito yung pinakauna-unang binigay niya sa akin, itong ring. Ito po yung ring niya, guys. Yes, ito po yung ring niya, ring. Ito po, guys, yung ring niya. Ano po siya? May heart po siya, may heart. Ito yung unang binigay niya sa akin na ring. So, kasi medyo maliit siya, so sinabi ko sa sarili ko na pag ako'y magkatuluyan. Sabi ko nga, kami pag kami talaga magkatuluyan, tapos magkaanak ako ng babae, so ibibigay ko to sa aking anak na babae, kung sakali. Pero guys, hindi ako nagkaanak ng babae, so wala akong mabibigyan. Hindi ko rin siya ibibigay kasi nga, pagbigay sa akin ng asawa ko is hindi ko siya binibigay din. So, kahit may mga cellphone na binili niya sa akin, kahit luma na, nasira na, tinatago ko pa rin siya. Ganun ako eh. Ito naman yung sing-sing. Binigay niya sa akin to since 2004. Ito po, 2004 po ito yung binigay sa akin yung sing-sing. Ayan. Ayan. Siya mag-ano. So, ito nga yung sing-sing, guys. Yung binigay niya sa akin ito, since 2004. Tapos, ito naman yung damit. Guys, may damit kasi ako na dun kami nag-first ng met. So, yung damit na yun is tinatago ko siya. Although, yung mga ibang damit ko is binibigay ko na. Pero ito talaga is tinatabi ko siya. Kasi nga, importante siya sa akin itong damit. Kasi lagi ko siyang naalala dito. Lagi ko sila namin binabalik-balikan yung aming mga story. Parang kinikilig kami lagi pag nag-usap kami nung nagkakilala kami. Nung, basta, kamsa-asama na lang. Ito yung damit na yun is yung una talaga kami nagkita. At ito yung sinuot ko, guys. Ito po yun. Ito yung damit na yun, guys. Alam ko hindi ko nakatapos siya kasi nga medyo lumaki na yung aking katawan, medyo ito yung yung damit ko, guys. Yan. Sinuot ko to nung nagkakilala kami. Ito yung sinuot ko, tapos naisip namin na kami na yan. Guys, sana hindi pala nakakaalam yung aking asawa naman. Alam niyo naman na yung aking story is ano talaga siya, parang fairy tale yung aking story. Kasi nga, yung asawa ko is parang hindi naman siya nangigaw sa akin. Ayan, hindi siya nangigaw sa akin. Hindi ko rin siya sinagot. Yun, hindi ko rin siya sinagot. Pero, naging kami. At nagkatuloyan kami. Yes po. Ito yun ang damit yung sinisip ko na parang kami na. Ito nga. Yan. Ito yung damit na yan. Tapos, itanawin ko unang sombrero na binigay niya sa akin, guys. Since ano pa to, ha? 2004 pa din ata. 2004. Ito. Magtatlong dekada na halos. Ito talaga, guys. Ano siya, tinatago ko talaga siya, guys. Ang dami pa namang sombrero, pero ito tinatago ko siya, guys, kasi binigay niya sa akin. Tapos, lahat ng mga binigay niya sa akin, yung may ball pen, may sunglass, yun binigay sa akin, tinatago ko din. Akyatin ko sana dun sa taas, kaso baka mahulog ako. So, yung mga gamit ko pala andun sa baba, so, matulog yung mga tao sa baba, so, hindi na ako makapag. Kababa na yung hagdanan.
So, ito na lang muna yung aking pinapakita. Yan. Tsaka, yung aking asawa talaga, guys, is super sweet niya, guys. Super sweet. Kung gaano ko siya nakilala dati nung simula, nung dalaga pa ako, nung nagkita kami talaga, naramdaman ko talaga na, alam niyo na yun, di ba? Ganun pa rin siya hanggang ngayon. Ganun pa rin kami. Tapos, pag, alam niyo yung binabalik-balikan niyo lagi yung mga storya niyo, di ba? Ang sweet, di ba? Parang lagi kayong, ano, forever young. Forever young tawag, di ba? So, papakita ko sa inyo yung mga picture, yung mga picture namin nung dati, nung nagkakilala kami sa mga siguro nakita nyo na rin yung picture na yun kasi na-vlog ko na yun, nasali ko na sa vlog ko, rin kayo alam na yun pala yung story ng aking picture. So, guys, panoorin nyo to kasi alam nyo, mag-enjoy talaga kayo sa aking channel kasi ewan ko, lagi akong in love. So, especially pag nakakarinig ako ng mga love song. Kasi, alam niyo guys, dati yung asawa ko, hindi siya mahilig sa love song. Gusto niya R&B, yung mga ganyan, hip-hop. Pero ako naman is love song talaga yung aking gusto. Kasi, alam niyo, lagi akong in love. Parang nabubuhay ako sa love song. So, simula nung naging kami na talaga, yung mga yung cellphone niya, yung nagda-download din siya ng love song. Natutulog ako, sinasabihin niya kung gusto ko ba ng makinig ng love song kasi pinapatugtog niya kasi alam niya na favorite talaga ng love song. Alam niya pinaka-favorite ko guys, favorite singer ko at saka dancer na din is si Britney Spears. Ayan, yung aking favorite na artist si Britney Spears. Kasi alam niyo nung dati, kahit high school pa ako, ina-idolize ko talaga siya, dahil siya gumalaw, sumayaw, kumanta, di ba? So, yung mga kanta niya dati, guys, ano, pinapawisan ako. Yung mga kanta niya, guys, is kinakopya-kopya ko yun, kinakanta-kanta ko yun, hanggang na-memorize ko yung mga kanta niya. Tsaka, yung mga poster niya dun, nung dati, di ba mahilig tayo sa poster? Pag nakita ako ng mga poster na si Britney Spears yun, is, kumuha ako ng ano, binidikit ko yun sa bahay, dun sa wall namin. Binibili ko yun, bilhin ko yan, tapos binidikit ko dun sa bahay. Bumili ako ng malaking ano niya poster. Nung high school pa ako, kasi idolized ko nga siya doon. At saka, alam niyo guys na, alam din to ng asawa ko guys na, may ano ako, may crush akong isang, may crush akong isang artista. Simula pa nung teenager pa ako, hanggang ngayon, hindi ko naman siya as in the crush kasi nga, may asawa na ako, diba? Ano na lang, parang naghanga na lang ako sa kanya. Alam na yan ang asawa ko kung sino. Si ano po, si Romnick Sarmiento po yung aking crush dati. So, ayan, ibubuking ko na po yung sing aking crush. Si Romnick Sarmiento po yung aking crush. So, simula nung alam niya na crush ko yun si ano, dati pa si Romnick Sarmiento. Nung pumunta kami ng Tagaytay, nakita namin si Romnick Sarmiento. So, alam niyo guys, di ko siya napansin na andun pala. So, sabi ng asawa ko, andito yung crush mo. Sabi niya, ganito, ganun ako asawa ko. Sabi ko, asan ba? Ayun to, nakita ko si Romnick Sarmiento. Sabi niya, sige, ano ka doon, tabi ka doon, at saka pipicturean ko kayo. Kaya guys, may picture kami dalawa ni Romnick Sarmiento. Tapos, kuminsan nga, naano ko siya tawag dito. Parang nagsiselos, hindi naman selos na selos. Sabi niya, crush ko daw si Romnick Sarmiento. Pero, alam niya yon. Pag narinig ko yung Romnick Sarmiento, humiti kasi ako guys. Kasi, fan club kasi ako ni Romnick Sarmiento at saka ni Cheryl Cruz nung dati. Tapos, yung mga love song nila, yung theme song nila, is kinakanta ko din. Kaya, gusto ko yan si Romnick Sarmiento. Kaya, yung asawa ko naman is, alam niya kung sino mga in-idolize ko. Sa mga kabataan yun, o mga ibang artista, wala akong in-idolize guys. Wala akong mga in-idolize kung sino yun. Basta, yung sa akin is si Romnick Sarmiento lang po yung sa akin. At syempre naman, especially,
ngayon naman, number one sa akin na nagpapatibok na aking puso is yung sa aking asawa na si Alfred. So, shout out sa aking asawa na si Alfred na nasa Canada ngayon. I love you, babe. I miss you so much. So, mag-ingat ka lang dyan lagi. At saka, kami din dito is mag-iingat din. So, guys, thank you so much sa inyong pakikinig at panonood sa aking video. At saka sa pagbubuking ko sa inyo kung ano yung mga binigay sa akin ng asawa ko na tinatago ko hanggang ngayon na almost mag-tatlong dekada na po. At saka sa kung sino yung aking crush dati. Yan. So, alam niyo na kung sino yung aking crush dati. So, guys, thank you so much, guys. Sana'y huwag kayong magsawa, guys, sa aking pagkikwento ng mga, alam niyo, mahilig ako magkwento ng mga storing love song or love story. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you so much talaga sa aking mga story ng love story namin sa aking asawa. So, binahagi ko na sa inyo, guys. So, sana ay huwag kalimutang mag-share, like, and subscribe sa aking channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, pindutin nyo lang yung subscribe at i-ring the bell nyo na lang po para updated kayo sa lahat ng aking mga i-upload. So, thank you so much, guys. Thank you so much. So, hanggang sa muli. Bye!